Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Carriaga Mixed Vlog. Alminda Carriaga Mixed Vlog. Right? Okay! Bira! Bira! Hi po mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mixed Vlog. Bumabati ng magandang tanghali dito sa Bahrain or around Middle East. Magandang hapon sa atin yan sa Pilipinas. O gabi na ata eh. So, bago po natin umpisan itong ating reaction video dito sa nakagagulat na ginawa ni Kayla, di ba? Nang marinig lang niyang boses, nang marinig lang niyang sinabi ni Mrs. Kabisnes, pumunta ka na dito, sumama ka na, at nandito si Kuya Bong nag-aantay sa'yo. At agad niyang sinabi si Bong, so sumama nga ito. So bago natin yan umpisaan, huwag po natin kalimutan i-subscribe ang Kabisnes Official Papa Dins TV at ang Kabisnes Family. At itong aking munting tahanan, paki-subscribe na rin po. Share and likes my videos and comments na rin po. Salamat sa inyong pagtangkilig sa aking mga reaction video dito sa Kabisnes at Family, Kabisnes at ang Papa Dins TV. At maraming salamat po sa aking mga na nanonood lagi at sa aking mga subscriber na bago. Maraming salamat po sa inyo. Taos puso akong nagpapasalamat. I do appreciate sa pag-subscribe niyo sa akin. So, well, ito ha. At sana itong hayaan natin ang pag-iibigan na ito. Ito ba dahil sa depression ni Kayla ay nabigo siya noon at naging depression na yon. Kumbaga, naging sinasabi nila, naging nawala sa katinuan itong si Kayla na sinasabi ng iba ano. Pero sa nakikita natin ngayon ay ito ba ang gamot ng isang kung nadidepress ka sa pag-ibig din ba ang gamot dito? Kasi nakita po natin na kung paano kumilos si Kayla nang narinig niya ang boss, sinabi ni Mrs. Kabisnes na nandoon si Bong at narinig niya yung boses ni Bong. So ikaw na iskandor. Ikaw na talaga. So ganun pala yun ano. Yun nga ang sinasabi nila, wala sa doktor ang sakit ng puso na sa tao. Diba kasi sinasabi nila, lagi nilang binibiro, naging nagbibiroan noon at sa college ko noon, nung nasa college ako, lagi nilang sinasabi ay ano yung sakit, anong masakit sa iyo, sakit yung puso ko, ay puso din ang gamot niyan. Ganun pala yun. Ngayon naintindihan ko na. So, pasensya na po, medyo mahina ang kukote ko noon. So ngayon, ito palang solution at gamot kay Kayla. Isa lang pala palang gamot nito, ang pag-ibig ni Kuya Bong sa kanya, di ba? So, masarap isipin, masarap pakinggan, masarap subaybayan ang taong nagmamahal kahit sinasabi nilang may diferensya, di ba? Kung ang tao man ay nagmahal ay nagmahal ka lang naman kaya ka nagkaganyan, di magmamahal din ang gamot doon. So bakit pa natin kailangan lagyan ng negatibo ang pagmamahalan ng sinasabi nilang baliw, di ba? Yun ang sinasabi natin na nababaliw sa pag-ibig, di ba? Ganun yun ang tema noon. Hindi naman nababaliw dahil kung saan, nababaliw lang naman sa pag-ibig, di ba? So dito sa sitwasyon ni Kayla at saka ni Bong, kumbaga ang pag-iibigan nila ang magpapaprove, ang pag-iibigan nila ang magpapatunay sa mga tao na sila'y nagmamahalan, na magbabago, babaguhin ng pag-ibig ang kanilang mga buhay, di ba? So dito nakita natin ano, like madly in love din si Kayla dito kay Bong. Although sa panliligaw hindi pa niya ito sinagot, pero excited siya nang narinig niya yung sinasabi ni Mrs. Kabisnes na nandoon daw si Bong sa bahay nila, na nag-aantay sa kanya. So sumama nga ito, hindi ba? Although alam naman po natin sa first na impression, sa first pagpunta nila Papa Dins TV doon, Papa Dins sa kanilang bahay, at wala siya, sinundo siya, at naging bagnot ito nang umuwi sa bahay at naging galit dito kay Papa Dins. Hindi niya maintindihan ni Papa Dins at bakit nagalit, pati si Nanay Seni ay nagalit na rin ito sa kanya. Sadyang wala tayong magagawa kung ganun talaga yung ano ng isang tao, di ba? Kasi gusto nga niya daw ay pagpatuloy yung trabaho niya bilang isang cutter. So kumbaga nawiwili siya doon, nawawala yung frustration niya doon kung nagtatrabaho siya, kumbaga nakakonsentrate lang siya doon sa pagtitrim, sa pagtitrim ng t-shirt. Excuse me po. Nawiwili siya doon, nawawala ang depression niya doon. So siguro ganun ang paniniwala niya
Although naman sila Mrs. Kabisnes, ang gusto talaga nila ay mapagaling, mapabuti at mapagaling si Kayla ng at ng ano nang maging normal na talaga siya na katulad ng dati na hindi siya nabigo pa noon sa pag-ibig. So pilit at alam naman po natin kung paano paano tutulungan nila Papa Dins itong si Kayla na mapabuti at bumalik sa dati. Kasi yun ang ani nila, yun ang aim nila. Aim ni Papa Dins ang mapagaling si Kayla talaga ng husto, ang mapabalik at magtatrabaho na talaga siya ng mag-normal at magkaroon siya ng sarili niyang pamilya na normal na buhay. So, eto nga. At mapunta tayo din kay Kuya Bong. Alam po naman natin kung anong pinagdaanan ng ating Kuya Bong, di ba? Hindi naman basta-basta pero matatag siya, di ba? Ilang ulit na nabigo, ilang ulit nang niloko ng babae. Alam naman natin kung ilang babae ang minahal ni Kuya Bong, kung ilan din babae ang nanakit sa puso niya. Lalo't lalo na itong huli niyang pag-ibig. Itong ang kanyang ex-girlfriend ay hindi naman natin sinasabi, hindi niya minahal ito. Eh, talagang mahal, minahal niya ito, diba? At yun lang nga, kumbaga ay para siyang ginawang dice. Alam niyo po yung dice doon sa casino na pag italapok mo yun, etong ex-girlfriend niya, pag tinalapok niya, lagi siya ang alas. So, sabihin lagi siyang nananalo. Hindi niya iniisip, isang araw pag italapok niya, ito magiging malas. Hindi na alas, malas na. So, in that time, naging malas na siya. Diba? So, yun, na nagising at nagkaroon ng pangingisip si Kuya Bong na siya ay ginagamit, siya ay niloloko lamang. So, big in short, tumalikod. At ito'y ngayon na paibig kay Kayla. So, dito na tayo sa pag-iibigan nila. Sana po'y subaybayan po natin ang pag-iibigan ng dalawang ito hanggang wakas, hanggang sila'y magkaroon ng sarili nilang mga anak, hanggang maging normal ang kanilang buhay bilang isang mag-asawa. Yun lang po naman ang hangad natin lahat, hindi ba mga kapapi, mga kabisnes. So, yun at sumama na nga ito. Pero doon sa sasakyan ay napilitan, naisip pa rin niya itong huwag na lang daw muna siya isama. tatapusin ba niya? Bukas na lang daw at tatapusin na lang niya muna yung kanyang ginagawa doon. Eh, sabi na kanya ni Papa Dins, umuwi muna tayo sa bahay doon kay Mr. and Mrs. Kabisnes. Mag-usap muna kayo kung ano yung desisyon nila kasi may pinag-usapan pala kayo na dito ka muna sa amin at sasahuran ka namin. So, kumbaga, hindi pa naintindihan ni Kayla yun kung paano. So, ang ibig niya, ang ano niya siguro, mababagnot siya doon, wala siyang gagawin doon. Kaya ang pinili niya at mawawala ang depression niya kung mayroon siyang ginagawa. Di ba naman? So, kung nakukulong ka naman talaga sa bahay, talaga namang hindi mawawagsik sa'yo yung mga kinaraan. Lagi mo kasing naaalala yun kahit naman tayo, di ba? Kung mayroon tayong pinagdaanan, kung lagi tayong nag-iisa sa bahay ay lagi natin naaalala yung sakit na nararamdaman nila natin dati. Kaya siguro naintindihan natin itong si Kayla, ganito yung nararamdaman niya. Di ba mga kabisnes, mga kapapi? So ito na nga, sumama din naman siya. Pero ang sinabi ni Papa din ay mag-usap muna sila. So mga kabisnes, mga kapapi, sana po ay huwag natin pong hindi kaligtaan o wag po nating hindi subaybayan itong kwentong pag-iibigan ni Kuya Bong at saka ni Kayla. Sana po ay maintindihan natin ang isang Kayla at suportahan po natin sila. Sana po ay we hope and pray na talagang sila'y lumagay na sa katahimikan, sila'y magkaroon na ng pamilya, di ba? Sila ay totoo ng sila na talaga at sila'y bubuo na ng kanilang pamilyang dalawa ni Bong. So, yun po ang hope natin, di ba? So, sa mga negative na nagko-comment dyan, tanggapin na lang po ninyo na wala na tayong magagawa si Bong na paibig na kay Kayla. Di ba? So, huwag na natin bigyan ng iba pang kahulugan yun. Kung hindi man maswerte doon si Bong sa ex-girlfriend niya, bigyan po natin ng basbas, bigyan po natin ng magandang kahulugan o kasiyahan si Kuya Bong na ngayon sana ngayon ay masaya na siya dito sa pag-ibig niya kay Kayla. Huwag na lang po nating istorbohin, huwag na lang po nating guluhin at sana naman dito sa ex-girlfriend niya. Hindi na niya guguluhin si Bong kasi alam naman niya umalis na ito sa kanya. Sinabi na rin ni Kuya Bong na break na sila, na wala na sila dahil nga dun sa panggagamit niya
dahil nga doon sa ginawa niya. At na-discourage ito si Bong sa kanya kasi dalawang beses na nga itong ginawa sa kanya nitong ex-girlfriend niya. So, mga ka-business, mga ka-papi, ay doon po sa mga negative na thoughts dyan. Dyan sa mga basher na nila, basher natin niyan. Tanggapin na lang po ninyo na ang katotohanan. Mahirap bang tanggapin ang katotohanan? Mahirap po bang paniwalaan ang katotohanan, 'di ba? Huwag po tayong magpaniwala sa kasinungalingan kasi may always there is a truth. Kahit po gaano pagsisinungalin, kahit po gaanong pagtatakip, kahit po gaanong pagpapanggap, panggagamit, the truth will always reveal. Yan po ang tatandaan natin, hindi ba mga ka-business, mga papi? So hanggang dito na lang ang aking reaction video dito kay Kayla. Mga ka-business, mga ka-papi, supportahan po natin ang love team ng Labong. At sana po ay we hope and pray na talaga ng magkatuluyan na itong dalawa. Kasal na lang ang kulang dito kasi inaantay na lang ni Bong ang sagutin siya ni Kayla para hindi natin alam kung ano yung susunod. So, ako po humihingi sa inyo, supportahan natin ang Labong na ito, 'di ba? Alam naman po natin maraming tumatangkilik dito sa love team na ito. Maraming nag-aantay ng part 5. Mayroon na po tayong part 5, part 6, part 7 hanggang anong part na 'yon. So mga ka-business, mga ka-papi, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking reaction video sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Family Ka-Business. Huwag po natin kalimutan. Supportahan at shoutout po sa lahat ng aking mga Korea actors, Inataong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Flores Channel, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog, at Kamix Vlog po. Huwag natin kalimutan supportahan ang mga yan. Shoutout sa inyo mga guys. Maraming salamat sa inyong mga tulong sa atin. So, hanggang dito na lang. Bira po, banat, lipad, mga ka-business. So, may Allah bless us all. Ito po ang inyong lingkod nagsasabi. Bye-bye po. See you again.